Anong gagawin pag nakaapak ka ng sea urchin tulad nito? Ang number one concern dito, syempre, ay tanggalin lahat ng spikes. At ang safest way para gawin ito ay pumunta sa emergency room. Kasi very fragile ang mga spikes na ito at pag kusa mong tinanggal at nagkamali ka, baka may maiwan na spike sa loob ng balat. Pag nangyari kasi yun, maaaring masira yung tissue sa balat at muscle. Ang tawag doon ay tissue necrosis. Necrosis, ito ay ang pagkamatay ng tissue sa kahit na anong parte ng katawan dahil konti na lang ang dumadaloy na dugo sa parte yun. Kaya importante na pumunta ka na sa ospital agad. Grabe ka naman, Doc. Gusto mo lang magkapasyente eh. First of all, walang sea urchin dito sa Baguio, kaya never ako magkakaroon ng pasyente na ganyan. So, sabihin natin na medyo malayo yung hospital. Yung pinakamalapit ay 2 hours away. Ito ang pwede mong gawin. Ibabad ang parte ng katawan na natusok ng sea urchin, ang paa o ang kamay. Ibabad ito sa vinegar for 15 to 30 minutes. Ang gagawin ng vinegar ay i-dissolve niya yung spikes, papanipisin niya para mas madaling tanggalin. Pagkatapos i-soak, gumamit ng chani or tweezers para hilain yung mga spikes. Yung mga medyo hirap hilain, huwag nyo nang ipilit kasi nga baka maputol. Pag natanggal nyo lahat, hugasan ang area with soap and water. At ibabad ang affected area with warm water for 1 hour para mabawasan ang sakit at pamamaga. Pagkatapos ay i-observe nyo for 2 days kung magkakalagnat kayo at kung namumula at namamaga yung area na natusok dahil maaaring may infection kayo o may natirang spike. Mataas ang chances na magka-infection ka dahil yung sugat mo ay exposed sa dagat, kaya it's still better to seek consult as soon as possible. Kung after 1 day or within 24 hours ay nagsusuka ka, namamanhid yung area na natusok, nagdidilim ang paningin, at hirap kang huminga, pumunta na sa emergency room. Paano pag di mo natanggal lahat, may natira pang spike yung mga hirap hilain? Ibabad ulit sa vinegar for 15 to 30 minutes at subukan ulit hilain with tweezers. Kung wala pa rin, isa pang babad sa vinegar with 15 to 30 minutes. At kung ayaw pa rin matanggal, tama na yan, punta na agad sa emergency room. Huwag na ipabukas kasi baka kaya siya hirap tanggalin dahil masyado nang malalim yung spike, which means mataas yung chance na mag-tissue necrosis ang balat at muscle mo. May venom ba yung spike ng sea urchin? Yes, meron. Kaya isa rin yun sa mga rason kung bakit importante na matanggal agad lahat ng spike na nakatusok kasi habang nagtatagal yan sa loob ng balat, kumakalat yung venom. Ang pinaka-priority talaga pag nakaapak ng sea urchin ay matanggal lahat ng nakatusok na spike. Walang anti-venom para sa mga sea urchin spikes, hindi naman kailangan. Purely supportive lang ang treatment, ibig sabihin, ititreat lamang yung sintomas mo. Kung hindi ka pa updated sa tetanus vaccine mo, most likely ay bibigyan ka ng tetanus vaccine sa emergency room. Bakit? Kasi ang Clostridium tetani, ang bacteria na nagbibigay sanhi sa tetanus, ay nahahanap sa soil, kabilang na rin dun ang sand. At nakapasok din sila sa open wounds, kaya it's better to be safe. Kung may sea urchin spike na nakatusok sa joint, maaaring kailangan i-refer ito sa surgery. Hindi naman kailangan ng antibiotics agad, nakadepende kung meron talagang signs of infection o kung mahina ang immune system ng pasyente dahil sa ibang sakit. Paalala, ang pinaka-importante pag ikaw ay nakaapak ng sea urchin ay tanggalin lahat, as in lahat ng spikes na nakatusok sa balat. Pwede mo siguro gawin ito ng mag-isa pag mababaw lang yung tusok, pero pag may mga malalalim, it's still better to seek consult para siguradong walang matitira. Para iwasan ito, huwag na lang mag-beach sa lugar na maraming sea urchins. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.